Doon na naman tayo. Lilinis na naman ako uli. Tutuloy ko lang yung kwento ko noon nung ako rin yung nag-manicure. Kung kayo gusto nyong matuto dito sa pagmamanicure, magtanong lang kayo. Nung ako nag-aaral dito, kaya rin ako nagpursiging mag-aral sa pagmamanicure dahil din sa sarili ko. Kasi nung una, nagpapamanicure ako sa iba, papaservice ako. Lagi ako namamardir, lagi nasusugatan ng aking mga paa. Yung mga hinlalaking daliri ng paa ko, laging namamaga sa mga kamay ko, laging dumudugo. Kaya lalo akong nagpursiging matuto. Kaya kagaya ng nasabi ko, kung gusto niyo rin matuto, kung natuto ako, matututo din po kayo kung gugustuhin niyo. Kaya lang, nung ako'y nag-aral dito, kailangan pag nag-aral ka, parang naglalaro ka lang. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-aaral. Basta ang isipin mo lang, yung simple lang, parang naglalaro ka lang na, kasi pag nag-aral ka, tapos pag humawa ka sa, halimbawa, humawa ka sa isang may model ka, ngayon nahawakan mo yung kanyang kamay, pag humawa ka sa kamay niya, kailangan, parang hinahawakan mo lang siya na huwag mong bibigatan, huwag mo siyang pipisilin, na halimbawa parang nangigigil ka, na humahawak ka, huwag. Kasi hanggang nag-aaral ka, hanggang sa matuto ka, yun na yun, mabigat ang kamay mo. Kailangan, pag humawa ka sa kamay, sa model mo, kailangan magaan lang. Hanggang sa, kasi, pag mabigat na ang hawak mo sa kanyang kamay, sa model mo, hanggang sa matuto ka, mabigat ang kamay mo. Basta isipin mo lang na parang naglalaro ka lang. Kasi ganun ang ginawa ko noon nung nag-aaral ako. Una mong gawin mo modelo ang sarili mo, kasi makukontrol mo siya, kasi sarili mo yun eh. Kasi pag masasaktan ka, hindi kagaya yung sa model mo, sa iba na gagawin mo, hindi mo mararamdaman yun. Hindi kagaya sa sarili mo, pag yun ang unang pinag-aralan mo, mararamdaman mo, masasaktan ka. Kasi ako ganun ang ginawa ko noon. Kaya lang, pinagsabay ko naman. Halimbawa, ginagawa kong model ang sarili ko. Ngayon, may model din akong iba. Yun nga yung nakwento ko sa yung kumari ko na tumulong din sa akin. Na doon ako natuto. Noon, nung nag-aral ako dito, dahil nag-i-enjoy din naman ako, dahil gusto ko din matuto. Kasi pag ginusto mo, kailangan tuloy-tuloy lang. Pagpatuloy mo lang. Para hanggang sa matuto ka, maganda. Kasi huwag ka susuko. Kasi siyempre, dahil hindi ka pa marunong, susuko ka. Huwag mo susukuan. Kaya na nasabi ko sa inyo noon, kailangan lang may kumpiyansa ka sa sarili mo. May tiwala ka sa sarili mo. Na kaya mong gawin yung gagawin mo. Yung iniisip mo, kagaya sa pag-ganito, pagmamanicure. Kasi ako, pag may ginusto akong matutunan, hindi ko siya titigilan. Sisikapin ko talagang hanggang sa matuto. Kasi nung araw, nung nagbubuntis ako sa anak ko, nung panganay ko, siyempre dahil mahirap din ang buhay noon, dahil ang napangasawa ko kasi may edad na rin. Ako 19, siya 69 ang napangasawa ko.
Dahil sa bata pa rin akong nag-asawa, hindi ko pa alam ang pasikot-sikot kung papaano. Ngayon, naisip kong bumili ng lampin na yung katsa. May makina kami noon na doon ko pinag-aralan na tahiin yung lampin ng aking anak. Doon ako natuto. Kaya nasabi ko sa sarili ko na pag ginusto mo, kakayanin mo. Huwag mo susukuan hanggang hindi ka matututo. Natuto ako. Tapos, yun, minsan may nagpapalagay sa akin ng sipir. Yun, yung nagbabayad din. Kung sa ano, kasi ang lahat ng bagay, pag ginusto mo, makukuha mo. Basta sa malinis na paraan lang, ha? Huwag sa masama, ha? Kasi may mga bagay na pag ginusto mo, gagawin mo. Huwag lang sa masama. Kailangan sa mabuti lang. Kaya, huwag mo susukuan. Kaya ako, natuto rin ako manahi. Kaya nung matuto ako manahi, ito naman, dito naman ako nag-aral sa pagmamanicure na to. Kaya yung natutunan ko sa pananahi, naano ko rin sa kumikita rin ako. Dahil may nagpapalagay sa akin ng sipir, yung mga patuputol ng pantalon, o yung mga nagpapaano ng kurtina, papagawa ng kurtina, o punda ng unan, yun. Kaya natuto ako. Kaya ganun din dito. Hindi ko sinukuan hanggang hindi ako natuto. Madali lang pag ginusto nyo. Kaya kung nasabi ko, kung natuto ako, matututo din po kayo. Kaya lang, tiyaga lang. Kailangan lang matiyaga ka. Pero ako naman hanggang nag-aaral ako, nag-i-enjoy naman ako. Masaya ako. Lalo na hanggang sa nahal, lalo na kung matututo ka na. Kaya, ang masasabi mo na lang, salamat Lord. Kaya hanggang nag-aaral ako, talagang nasasabi ko sa Panginoon, Panginoon, gabayan niyo po ako. Sana'y matutunan ko po ito. Lahat ng gustong matutunan ko, maging maayos. Yung magagamit ko sa mga bagay na pagkakitaan. Ganun. Kaya, kaya nyo rin. Kaya, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng nag-like sa aking channel. Maraming maraming salamat. Sana, ako din naman, inanonood din ako. Mahilig din kasi ako manood ng YouTube. Kaya kung sa ano, nung una kasi, kaya ako hindi ako nag-i-edit kung ano yung na-video ko, kung ano yung mga nangyayari sa video, yun. Hindi ako nag-i-edit. Kaya pasensya na kayo sa una kong ano sa pag-garden. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ko parang kasi nung araw mahiyain ako. Yung mahiyain ako na kaya nung matuto ako dito sa pagmamanicure na nagsiservice na ako, doon ako nagkaroon ng mga kaibigan. Kaya malaki ang naging tulong sa akin ito. Kasi nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng talento. Karunungan na pinagkakitaan ko. Paano? Maraming maraming salamat sa panunood niyo. Sa susunod naman uli, tayo magkwentuhan. Kung kayo ay may mga tanong, magtanong lang kayo kung gusto niyong matuto, kung paano. Iaano ko po sa inyo para matuto din po kayo kagaya ko. Sinishare ko lang kung ano yung mga natutunan ko. Kaya lang, pag nag-aaral kayo, huwag niyo susukuan. Huwag niyo sabihin na hindi ko kaya yun. Hindi mo nga rin talaga makakaya pag sinukuan mo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Ay, sorry.